Ang pag sa kabilang bahay. Hindi na siguro bago sa ating pandinig ang ganitong klase ng sitwasyon. Ganitong klase ng problema na inaharap ng ibang pamilya sa ngayon. Isang pangyayari kung saan sumira ng napakagandang samahan ng dalawang mag-asawa gayon din ng buong pamilya. Problemang nagdulot ng bigati, luha, galit at sama ng loob sa mga anak, kamag-anak, asawa at buong miyembro ng pamilya. Isang pangyayaring hindi pinangarap ng sino man, subalit sa pamilya ay sadyang dumadaan. Ang pagsakabilang bahay ni nanay o ni tatay, ni mama o ni papa, ni mami o ni daddy ay maituturing na isa sa pinakamasalimuot na problemang mararanasan sa buhay mag-asawa. Isang bangungot na maituturing na wawasak sa katatagan ng kanilang pagsasama. Bakit ba kailangan pang mangyari ang ganitong klase ng sitwasyon na kailangan pang iwan ng lalaki o babae ang kanyang pamilya para lang sumama sa iba? Kailangan ba itong gawin para lang mahanap ang isang perpektong relasyon? At kailangan pa ba itong gawin para lang matakasan ang mga problemang kinaharap ng kanilang pamilya sa ngayon? Wala man tayo sa lugar para musgahan ang naging pasya ng mga taong tinahak ang ganitong klase ng desisyon, ay maaaring man natin bigyan ng babala ang mga taong sa ngayon ay nalilito at sa mga oras na ito ay tinutukso. Kaibigan, bago ka sa makabilang bahay, ay pagnilayan mo muna ang mga sasabihin at ipapayong sa iyo. Hindi ko man alam ang mga pinagdadaanan mo, pero alam kong alam na alam mo ang magiging kahihinat ng ito. Kaya gusto kong pagnilayan mo ang mga paalalang ito. Na una, napakasaya ng inyong pagsasama at napakatibay ng inyong sumpaan sa isa't isa. Balikan mo sana ang mga magagandang karanasang iyong pinagdaanan sa piling ng iyong asawa. Pangalawa, kung ikaw ay may anak na, ay makailang daang beses mong isipin ang mga magiging buhay ng mga iiwan mong anak at kung anong pwedeng epekto ang kanilang maranasan sa desisyong gagawin mo. Pangatlo, tandaan mo, walang perpektong relasyon. Lahat ay dumadaan sa mga pagsubok at problema. Kaya kung iiwan mo ang iyong asawa dahil sa nararanasan mo, tandaan mo, malaki din ang posibilidad na ganun din ang dadatnan sa magiging bagong partner mo. Pang-apat, hindi mo lang sisirain ang pamilya mo, sisirain mo din ang magandang reputasyon mo sa paningin ng maraming tao. Pang-lima, hindi mo naman kailangang iwan ang iyong asawa kasi pwede naman kayong magbago at lumago ng magkasama. Pag-usapan niyo ang nagiging problema sa inyong relasyon at lutasin ninyo ng may buong pananalig at tiwala sa bawat isa. Alam kong marami pa akong pwedeng sabihin sa iyo, pero ang mga kasunod na bagay na ito ay nakadepende na sa magiging takbo ng isip mo. Kaibigan, magdasal ka kung ikaw sa ngayon ay naguguluhan at humingi ka ng gabay na sana manatili kang matatag at sana manatili kang tapat. At para naman sa mga anak na nakakaranas ng pagsakabilang bahay ng kanilang magulang, ay pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Na kayong mga anak ang pwede pang magdugtong ng pagsasama ng inyong mga magulang. Isa kayo sa mga taong may kakayanan para ng inyong mga magulang ay magbalikan. Huwag kang magsawalang kibo. Kumilos ka habang maaga pa. Sapagkat kapag ikaw ay walang hakbang na ginawa, darating ang oras na hahanapin mo ang konsepto ng isang masaya at buong pamilya. Darating ang oras na maiinggit ka sa mga pamilyang buo at nagsasama-sama. Huwag puro tampo, galit at buot ang isipin mo. Kung gusto pang mabuo ang iyong pamilya, ay simulan mo ang mga bagay na dapat ginagawa mo. Pero kung sa tingin mo ay huli na ang lahat, at hindi na pwedeng bumalik ang naranasan ng pamilya, ay pakinggan mo ang susunod na sasabihin ko para sa iyo. Huwag mong sisirain ang buhay mo gaya ng pagkasira ng pamilya niyo. Tandaan mo, hindi dapat tumigil ang mundo mo at hindi dapat maapektuhan ito ang pag-abot ng mga pangarap mo. Gawin mong inspirasyon ang inyong karanasan. Patatagin mo ang sarili mo. Patawarin mo ang mga magulang mo at patuloy mo silang mahalin. Sapagkat sa pamamagitan nito ay pinapalaya mo ang sarili mo sa puot na iyong pinagdadaanan. Mangarap ka na darating ang araw, ikaw ay bubuo ng masayang pamilya at hindi mo sila iiwan
Anuman ang mga hamong dumaan at anumang hirap ang maranasan, hindi mo man kayang balikan ang nakaraan at itama ang inyong karanasan, pero ikaw ay binibigyan ng pagkakataon para ayusin ang buhay mo at paghandaan ang buhay na parating sa'yo.